Ayun! Hindi ako makatulog. Ano kayang pwede natin gawin? Pag-usapan natin ngayon ang isang nilalang. Isang nilalang na pinagbubisitan ng kahit sinong gustong magkaroon ng matahimik na buhay. Ayun! Meron tayong kilala. Si Ate Ganda. Napakaganda ni Ate. Napakaganda. Wow! Napakakinis. Napakaganda ng kilay. Paano mo sabi? Tinatanong ko nga eh. Kalante man naman. Oh! Napaka... Sabi ng buhok. At napakahinhin. Hey! Napakataray. Ako si Nunong Pugak! Nunong Pugak! Nunong Pugak! Nunong Pugak ay mahilig magturo! Ayun! Alam mo! Alam mo ate, nung nakita kita, crush kita eh! Ang ganda ng legs mo! Ang puti mo! Ang kilis mo! Ang ganda ng buhok mo. Totoo yan. Ang ganda ng buhok mo. Tapos, tantalizing nose ka. Ang tangos na ang tangos. Yung kilay mo. Yung kilay mo ate. Nakita kita. Ah, parang sa yung Snow White sa 8.5 dwarfs. Ang cute ng dimple mo. Ang cute ng dimple mo. Ang lagi parang ligation. Pero ate ha, isa ka pa lang, kabit! 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 Bet! Bet! Maan ka? Sabit! Okay! Hindi mo ba naisip? Yung matahimik na pamilya? Eh, ikaw yung naging dahilan kung bakit naging guest sila sa Tolpo? Ayun! Bakit may kabit? Galing niyang kabit. Ah! Baka mahilig siya sa bottle pipe. Kasi yung may kaagaw. Kaya... kilalang dalawa. Kasi may third party. Happy birthday! Ayun! Marami kasi akong nakikita na paligid, ligid, ay puro kabit. Kapaligid, ligid, ay puro kabit. Marami kasi akong nakikita sa paligid na naghiwalay, kabit-kabit. Ay nako. Yung tipong yung bata malilito kung bakit dalawa yung nanay niya. Sana di na dalawa ang nanay ko. Pati tatay ko, dalawa na rin. Bakit ganon? Pinanganak siya. Isa yung nanay niya. Nung lumaki siya, dalawa na yung nanay niya. Ang daming kabit. Yung tipong, alam mo na nga, na may lupa, alam mo na nga, na may asawa, napupol ka pa kulo. Kaya, mahirap ako. Grabe, masaya ako pag kasama ko siya. Tara! Siyempre, nagja-joke siya. Kaya nasaya ka. Sa joke niya. Kapal ka. Bully ka sa joke niya. Kasi kung ikaw, business. Ang dami talagang nagiging dahilan. Nahiwala yan dahil sa katulad mong nilalang kakabit. Ano mo ba? Sige. Ano lang na kita kasi hindi ako nakatulog eh. Ikaw, kabit ka. Ang dami mong sinirang... Sorry. Kinasal din na yun. Ang dami mong sinirang kinasal din na yun. Ang hirap si Mayor dyan na pupuntahin sa City Hall ng Lebre ang kasal. Ikaw, sinira mo lang. Gunggong! Ang daming binigay ng lalang. Regalo! Cupcake! Bayan sa shopping, masada, dun sa baba para mapasagot. Tapos nung dumating ka, kinabit mo, naghiwala na tao po. Dahil lang sa'yo. Yung pinaghirapan nila, yung dalawa, pinagpuyatan nila ng magdalang. Para makabuo ng dalawang anak.
Mira mo. Kasi nga, feeling mas maganda ka, mas pipiliin ka, mas kaigay-gaya ka. Hindi, tanga. Gusto lang ng bahong putahin ng lalaki, iwang ka rin yan. Kabit! Kabit! Yan. Kabit yan. Ta. Mag-isip-isip ka. Yan. Kung kabit ka, umiwalay ka na. Umiwalay ka na. Kasi pag napunta sa impyerno yung kabit mo, sama ka. Hindi ka pwedeng umiwalay dyan. Kasi parehas kayo. Kasalanan. Pag sinunog kayo, hindi lang lighter. Hindi pa kayo. Uling roster. Maapi sa inyo. Kaya tayo ko sa inyo kung kayo, kung sino mang mananood dito, nananood sa akin ngayon, na andun sa kalagitnaan ng kasusuli ng kanyang pagsipagkabit, mag-isip-isip ka. Ano mo habang hindi pa huli ang lahat, pag-isipin mong mabuti na itama. Itama mo na. Ang ganda mo. Ang pugi mo. Nakikabit ka pa. Ang nakakaya pag lalaki ka tapos kabit ka. Pusang kain. Malaking kabit. Ang pangit pakinggan. Ayun. Kaya nga, ang daming batang tawag dito, walang magulang dahil sa katulad nyo. Kapag yung jowa girlfriend, tapos nangagaw ka, nagpra-practice ka na. Kapag medyo bihasa ka na, yung may asawa na. Nag-training ka kasi sa pangagaw ng girlfriend eh. Kaya nung medyo okay-okay ka na, asawa na yung inagaw mo. Ikaw talaga, hindi lang dahil may glutathione ka, hindi lang dahil mayroon kang pang lax white, eh, mas pipiliin ka na. Tanga ka talaga. Gusto lang tumigim yan. After 24 hours in this morning, he will let you over the power of the... bahala na dyan ang English. 3 English, 1 English, 4 English. Then, I'm Pinoy. I'm not Moy Moy. Nakukod lang kasi ako na hindi ako makatulog kasi naisip ko, bakit yung mga kapitbahay namin wala nang nanay, walang tatang. Yun. Bakit grabe yung kumakalat na problema ngayon? Mas malala pa pala itong kabit. Kasi sa loob ng tahanan, yung kumakalat na problema natin yun, sa labas ng tahanan. Pero itong sumisira ng kabit, sa loob ng tahanan. Lalo-lalo-lalawa ako sa OFW. Kasi daming nasisirang pamilya sa OFW na dahil sa ganyan, kabit-kabit. Dapat tawag dito, payo ko lang kung talagang hindi mo na kinakayang yung pagnanasang makikabit, ito na lang isipin mo. Ano, bago ka gumawa ng bagay na ganyan, isipin mo yung consequences. Galing ha? English, consequences. Sa Tagalog ng consequences, ibig sabihin yan, talpo. Talpo. Kaya, kapag nararamdaman mo na yung kwan may asawa pupunta ka na dun sa first stage ng pakikipagkabit. Isipin mo, ito may pamilya to. Ang anak nito, bata pa. Kapag ito, pinatulan ko't naakit sa akin. Magiging miserable yung buhay nila. Isipin mo yon, at ikaw yung magiging dahilan. Di ba, nilililito na. At ikaw, nalilito na rin ako. Sana, inapunta dun sa lalaking hindi na nakapag-asawa. Dalawa yung biktima, tatlo, apat, lima. Maraming biktima mo eh. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Na yung asawa mo. Ay, asawa mo. Asawa mo kuno. Kinabitan mo yung masira mo yung buhay niya. Magkasala siya sa pamilya niya. Isa.
yung mga alak niya. Oh, dalawa na. Asawa na. Tatlo na. Tapos, yung magiging asawa mo sana, yung lalaking hindi na nakapag-asawa at tumanda. Sana, kung hindi ka nagkikabit siya ng pang-asawa mo, naging masabit siya. Oh. Lima na. Tapos, yung problema ang idudulot mo ko, pupunta ka kay Tulpo. Istorbuhin mo pa sila doon. Pito na. Ito na yung nasira na. Dahil sa isang gabing sarap. Ayan. Kung ako sa lahat ng mga kabit, ito mensahe ko ha. Kung kayo, sabi nyo, hindi alam ng iba yung nararamdaman nyo. Pero, dahil masaya kayo, sinutuloy nyo. Ito lang tayo ko sa inyo sa mga kabit ha. Mas maganda na gawin mo yung tama para sa huli, maging masaya ka. Saludoan kita. Hey! Kaysa yung maging masaya ka at sa uli, maging mali ka. Mas maganda kung sundin mo yung tama. Ito naman, oh. Kasi hanggit ka lang. Kasi forever na maging masaya ka doon. Wala kang iniisip. Pero kung doon ka sa masaya ka lang, sabi mo, masaya ako eh. Sa dulo nun, sigurado ka ba? Kung mali yun, hindi ka na maging masaya. Kaya ito, payo ko sa inyo. Kung ano yung tama, yun ang gawin mo. At sa dulo nun, hindi ka magsisisi. Makakamtan mo ang kaligayahan. Dahil, Jollibee happy. Happy toothpaste! Ang kinis ng aking ngiti! Ang puti-puti! Kahit hindi ako nagtitigo! Wala ko namang ngipin eh! Ito ah! Sa mga lalaki naman ah! Lalaki ako eh! Sabi! Lalaki ako eh! Nandiyan na yung palay eh! Tutukain na lang eh! Tanga! Wala kang tuka! Tao ka! Another one! Mahilig kang ramasan ng ganyan kasi may babaeng maganda ah! Ginusto mo yan! Tanga! Walang hindi ka marupok, ginusto mo yan. Kasi kung hindi mo ginusto yan, mag-iisip ka. Kung pinatulan ko to, masisira yung pamilya ko. Oh. Kung pinatulan ko to, sa pamilya ko lang ba magkakasala ako? Oh, sa Panginoon. Oh. Diba? Madilin mo, tinutuloy-tuloy mo yung pakikipagkabit. Yung hindi mo na naayos yung pamilya mo. Pagdating mo sa akin, sa second stage of the heaven, ano yun, helicopter. Kapag third stage of the heaven, aeroplano ka na. Kapag fourth stage of the heaven, spaceship ka na. Kapag fifth stage of the heaven, di kun ka na. Ano ba? Superman. Yun. Kung naisip mo yun, bagay na yun. Hindi sana wala kang ikakahiya. Pagdating na kumatok ka na sa pinto ni San Pedro. Oh! Anong naging kasalanan mo sa lupa? Hindi ba nakakahiya? Naging kabit po ako. Di ba ang pangit? Bakit ka na nasa tulpo? Sabihin niya ni San Pedro. Para tumaas ang rating nila. Tapos, joke lang. Masyado ang nervyoso. Ano ba? Ang sarap maging kabit. Oo, oh, yan ang sinasabi nila. Ang sarap maging kabit, my friend. Sabi nila. Pero naisip mo ba, malabel ka? Anong level mo kabit? Label, label. Label. Lokalang label! O, di ba? O. Lima na anak nyo. Pito na anak nyo. Sampu na anak nyo. Nakikabit ka pa. Ikaw, may jowa ka. May
Minamahal ka ng jowa mo. Nireregaluhan ka ng Rexona. Rexona, pampaputi ng sinip mo. At ginagawa niya. Tapos bigla kang... Beer, text-met! May text-met ka mo ba? Iba lang ang masakit. Masakit! Masakit, pero di na masakit! Ano mo dyan ang kapag nangyari sa'yo bago mo gawin yan? Isipin mo, kung siya yung makipagkalit. Tapos wala siyang kwentang lalaki. Hindi yung saya. Lalo na siya. Okay, kwentuhan lang tayo. Mahirap hawakan, oh. Tingnan mo yung kamay ko. Hawakan ko lang. Wala kasi akong... Wala akong gano'n, oh. Tapos tayo. Basta yun, yung ginagano'n sa cellphone. Ano kaya pwede nating ipaya sa mga kapit? Kasi ang daming nakikita mo sa nasisirang pamilya. Daming nasisirang pamilya dahil sa nilalang na to, si Rated Kabet! Rated K! Kabet! Siguro kapag dumanas ka dyan sa puntong ganyan, na-inlove ka na sa tao. Siguro isipin mo na lang na ang paggawa, kapag tinuloy mo ang mali, ay diretsyong mali. Yan. Pero pag tinama mo yun, meron kang tatamasahin, ikagaganda ng buhay mo. Kasi... marami kang masisira pag tinuloy mo yan. Sabi mo, masaya ka. Karamihan ng rason kasi ng iba, dun ka sa masaya ka. Pero actually, mali. Kasi, kung pipiliin mo yung masaya ka lang, hindi mo ma-assure yun na tama. At the end nun, magiging mas miserable ang kalalabasan mo, hindi kasiyahan forever. Pero kung tama ka, dun ka sa tama, kahit na hindi ka pa masaya ngayon, at the end, maging masaya ka. Kasi, the very first place, and the second place, ay, sure ka, na hindi magdudulot ng perwisyo sa iba yun. At may mga taong hindi ka masasagatan. Kumbaga, magiging masaya ka, na walang nasagasan ng tao. At the end, kesa yung maging masaya ka, pero may nasira kang iba, yun mali. Kaya mas maganda ang prinsipyo sa buhay. Doon ka sa tama. Hindi yung doon ka sa masaya ka. Sabihin mo na lang doon ka sa tama pero hindi ka masaya. Pero at the end yun. At the end. Dahil sa tama ka, darating ka sa point na magiging masaya ka nang wala kang nagagawang paglabag. At na wala kang nasasagasahan. Kasi wala ka namang gulong. Wala kang nasasagasahan. Tao. Mahirap kasi yung may nasasagasang tao. Mas lalo na yung may nasasagasang tae. Kasi, ano mo na? Ano lang yun, 17 minutes na. Patagalin ko pa konti, ha. Manood kayo sa akin. Para kung, para ito sa mga kabit. Manood kayo. Kung kabit ka, manood ka. Subscribe and kabit me. Joke lang. Ayoko ng kabit. Kasi unang-una, kapag kumabit ka kasi, hindi assurance yan na magiging tuwid yung daan mo. Lagi kang mali. Lagi kang magagawang mali kapag once na nag-fall in love ka sa may fall in love din. Paano masabi? Tinatanong ko ngayon. Uy! Makakarap ko! Yan! Ano oras na ba lang yung gabi? Sana maaraw na ngayong gabi. Parang hindi na namin. Yung mga kabit yung pinag-usapan natin kasi daming mga umiiyak na mga bata, pamilya dahil sa kabit. Pasensya na kayo at ako, single. Ayaw ko rin kumabit. Kasi ayoko na magka-relationship. So, unang-una,
Mahirap pag may pag yun relationship ka. Kasi sila pang naubos natin ng bullpen mo kapag nagpipill up ka. Well, relationship between female, male, or others. Occupation. Ay, naka. Kaya naman, ikaw, ba't ka nanonood? Baka may nanonood sa ating kwan pa kayo na. Mga bata, huwag kayo na manood. Patay niyo na yan. Dapat nagmo-module kayo. Ikaw ha? Masok ka. Dapat sipin mo na kung wala kang pinagayaan, wala kang kinabukasan sa ilay. Ayun. Tipong mga kabataan niyo, masyado na kayong upsingero ha. Masok tayo sa computer. Alam niyo, yung reklamo ng reklamo, yung tipong ang hirap ng buhay. Pero, sasabihan natin lahat, reklamo ka ng reklamo, ang hirap ng buhay. Samantalang yung bullpen mo, nauubos sa kaka, sulat ng taya mo sa weteng. Bisa yung bullpen mo, ikaw, na mag-aaral. Eh, ginamit mo yan, pang permanent checker. Ayan, ginamit mo pa sa wedding. Tapos yung magulang mo, reklamo ng reklamo. Sa gobyerno. Eh, kapag meron namang opportunity, andyan naman. Nag-iinom lang. Trabaho. Kung wala kang pinag-aralan, magtsaga ka. Kahit anong trabaho lang. Sige, umunlad ka rin. Huwag mong dibdibin yung sila may pinag-aralan. Mga yan, pantay-pantay lang tayo niyan. Hayaan mo yung mga lahat ng mga walang kwenta yan. Basura yung mga yan. Saludoan kita. Hey! Dapat isipin mo kung anong meron ka ngayon na pwedeng gamitin para mga kunwari, ikaw, tinawag ka, uy, tara, mag-kun tayo. Mapay tayo ng kanan. May sweldo. Mag-ukay ka ng kanan. Walang mawawala sa'yo. At lighting ka ng kanan, di ba? At least, kumita ka na yan. Bukas, welder ka naman. O, di ba? Huwag mo silang pansinin. Ang pansinin mo yung pagdangat mo. Huwag kang kang papapekto dun sa mga ayot sila, professional, gano'n, nilalait ka. Kasi, kwan ka lang, tricycle driver ka lang, ano, yung mga yan. Eh, hindi naman tayo pare-pares ng chance sa buhay eh. Hindi naman nila pinaghirapan na pagkapanganak nila eh, may tumulong na sa kanila eh. Ang Panginoon ang namili yan, kaya wala silang karapatang ipagmayabang. Tandaan mo yan. Kung ikaw, mahirap ka. At ikaw, kung ano lang yung kaya mong gawin, tiyagain mo yan. Huwag mo silang pansinin yung mga walang kwenta. Kasi walang kwenta yan. Hindi naman porkit ma-professional, mayaman yan. Hindi na parehas ng buhay mo yan. Tao lang din yan. Tumatay yan. Tumatay yan. Nananalangin sa Panginoon yan. Kasi yan, kung anong meron sila, binigay lang ng Panginoon. Hindi nila pwedeng pagmatas sa'yo. Kaya sa lahat ng mga na dumadanas na hindi nakapag-aral, na taong ganito lang yung buhay kasi hindi siya nagkaroon ng chance sa buhay. Huwag mo kayaan na yung mga taong masangat sa'yo ngayon maging dahilan para hindi mo na gawin yung mga bagay na mas mababa sa kanila, yung tipong magkakaroon ka ng hiya. Kasi ganito lang ako, hindi ka wala, hindi. Yung mga yan ang dapat mahiya sa'yo kasi sila may pinag-aralan sila at meron na silang kwan sa buhay. Pinagmamayabang ka nila. Kumbaga, wala silang kahit sinong nakangat sa buhay, walang karapatan dahil wala sa uli. Ang tao, nilikha ng Diyos, pantay-pantay. Anytime, pwede niyang bawiin sa kanila yan. Kung pinag-aralan
pinagmamayabang nila yan. Hindi, anytime, mas proud pa nga sa iyong Panginoon dahil nilagay ka niya sa katayuan na ganyan. Eh, pag mayroong paraan, para kumita, ginagrab mo. Mas proud pa sa iyong Panginoon dyan. Kasi alam ng Panginoon na mahirap yung site, yung position mo ngayon, pero ginagawa mo yung part mo. Diba? Eh, kahit na sobrang yaman ka, sobrang taas ng pinag-aralan mo, hindi mo naman ginagawa yung part mo. Kumbaga yung opportunity mo, kasi may pinag-aralan ka, dapat magtrabaho ka na ganito, hindi mo ginagawa. Samantalang yung isang tambay na walang pinag-aralan, eh, merong magpapatrabaho sa kanya, ginagawa niya. Oo, oh, diba? Mas makabuluhan pa siya kasi sa inyo na pinagmamayabang mo yung pinag-aralan mo. Hindi ka naman makatulong sa iba. Mababain ka! Yun! Naman, sige, sermonan na natin lahat ng mukhaan. Ano kung mong dumalami ka? Ito naman, yung mga tao naman na nang dadawin sa kapwa-tao. Ayaw na palamangan. Ayaw ko naman. Eh, alam niyo, Diyos ang nagmamasid sa inyo. Alam niyo, tayo, ang kahinaan ng tao, kalusugan, kahit gano'ng kayamanin dyan, kapag sinampal ka ng Panginoon dahil sa pangmamata mo, at tayo mong pasapaw, kahit na nagsusumikap yung isang tao, dinadown mo, eh, alam mo, lahat yan, nakikita ng Panginoon, nakaplano lahat yan. Eh, bilog oh. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo eh, kangan. Mga kwan, huwag kayong mawal ng pag-asa. Yung mga walang pinag-aralan, ganito lang ako. Huwag! Kasi, kwan, tawag dito, hindi naman, wala naman dapat pag malaki yung mga mas nakakataas sa'yo eh, dahil ka naman sila kataas. Dito pa rin sila sa panong Panginoon. Kayo ko. Katulad natin. Ayun, mukhang ibaba na itong sermon natin ngayon ah. Pero sa kabit. Kabit na yan. Ang dami mong sinirang kwan. Tahanan. Pintuan ng tahanan. Wala naman silang bahay. Sinirang mo pa yung tahanan nila. Ang dami kasi nakikipagkabit na wala nang buhay. Wala nang tahanan. Ang hirap na nga sa buhay, dami na nga ako makikipagkabit pa. Mas porsanta, ano ba yan? Kipagkabit ka pa, wala ka lang pakain sa pamilya mo. Kababay ka! Ayun. Ay, nako. Nalamig na mga kasawat ha. Oh. Mag-subscribe kayo. I-click niyo yung notification bell para maging updated kayo sa lahat ng bagong chocolate. Chocolate. Diba yun? Yan, hanggang dito na lang. Magpipestbook ako. Magpipestbook ako kasi nagbuhay ako. Anong gusto? Nahala na. Masubiskerte sa online. Pag ganitong oras kasi medyo magbibese-bese na ako eh kasi ako na. Saan, gumagawa ako ng pera. Itong oras at tayo may... Wala eh. Mahirap ang kun eh. Wala tayong yun. Ganun. Para... Discard lang. Discard ako. Mga kun dyan, mahirap at ka na nawawala ng pagkasa. Tinitingala nyo yung mga may kaya. Wow! Parehas nyo lang yan. Yung mga yan. Pandi niyan. Nasaktan lang ng Panginoon. Kung anong kaya mong gawin, gawin mo lang. Angat ka din. Dan mo yan. Mga nangmamata sa kapwa. Diba. Kung Canada, itatapon yan sa lagas ko. Sa mama isa. Sige, mga kasawat, tanggang dito na lang. Neng, tagal ah. Kanina pa. Kaya nga tagal eh. Dito.
Nakapag-trabaho. Nakakakan din. Meron din akong oras na. 12:28 kasi ganitong oras na nagtatrabaho ako. Kinakausap ko yung puro FWs. Adios, balakubak, talbo! Ay, tawis!